Good morning, good afternoon, good evening everyone. Ito po, gumagawa po ako ng Bicol Express. Luluto po pala. First time ko po gumawa nitong Bicol Express na ganitong style. Kasi sa amin po, ang paggawa po nito is naka-ano na po siya. Nas kasama na siya sa gata. Nandiyan na ang gata. Nag-gisa ko na po siya. Maano po to, may bawang, sibuyas, saka nilagyan ko po siya ng ginger po. Ngayon, may sili po tayo dyan. Ilalagay po natin yung mga, baka po maanghang yan. Lagay na po natin tong alamang. Ito pong alamang is from Philippines. Galing po yan sa Pilipinas. Kaya nilagay po natin yung ano gata. Yan. Buhos na po natin tong gata. Alam niyo po, hindi ko na po alam kung paano magluto ng ganito kasi tagal ko na pong di nagluluto. Ayan. Alam niyo po sa amin, sa Bicol, ano po talaga yan, luto na lagi pong may gata. Tapos ilagay na po natin itong sili. Hindi ko po alam kung maanghang po siya. Pero mas maanghang po ata yung maliit niya. Kung yung maliit po yung kinuha ko, baka mas maanghang po yun. Magluto po ako ng kanin. Kasi kanina po nagmakdo ako kasi lunch ko. Pero po ngayon dahil nga ito nagluto tayo ng kanin. Lagyan ko po ng bell paper, ng white paper. Tapos may ginisa mix po ako dyan. Lagyan po natin. Yan. Yan na po. Oh, may ginisa mix. May white paper po. Haluin natin. Bicol Express.
Ayan na po yun ang marinate natin. Para bukas. Yan po, oh. Para bukas. Tsaka yung tang. Yung pig tang. Para bukas. Para sa autumn. Para sa kanilang pagsalubong ng autumn festival. Sana po maging okay ang luto niya. Sa totoo lang po, first time kong magluto ng ganyan dito. Tsaka hindi ko pa po na try magluto niya sa Pilipinas. Kasi ang aking mother, ang kanyang ano na pagluluto. Mahilig nanay ko na magluluto kasi meron ko po kaming tindahan noon. May karinderya po kami noon sa Manila. Yung lugawan po dati, Goto. Tapos hanggang sa nawala kami doon sa Goto, ano yun, gano'n naman ang tindahan ng nanay ko na kainan, kaya si mami ko ang mami eh, nanay ko ang ano magluluto, tapos yung uncle ko patid ang nanay ko, yun, magaling din yun sa pagluluto pagdating sa mga ganyan. Ako, kung di lang po ako napunta dito sa Hong Kong, hindi po ako matututo magluto. Yan po ang katotohanan dyan. Pero masarap din po magluto sa totoo lang. Yung pa, yung kahit discover mo lang ba na ano, basta meron ka pong ingredients sa ano ng kusina mo, paligid mo. Makakaano ka po. Makakabuo ka ng menu. Yan na po siya. Less na ang kanyang coconut sauce. Ngayon, hihintayin ko na lang siya natin na magmanti-mantika siya. Pag siya po nagmanti-mantika na, lumabas na yung kanyang oil, it means okay na siya. Luto na siya. Yan lang po ang hinihintay-hintay ko. Pag nagmanti-manti ka na.
na po siya, oh. Siya nagmamantika. Hindi ko alam kung bakit. Dapat po pag ganyan, nagmamantika na po siya. Bakit ayaw niya magmantika? Sa totoo lang, hindi ko po alam yung alama kung tama yung gawa ko. Mali. Yan po, oh. Antay-antay ko po siya magmantika sana. Muli, salamat po sa panonood. Salamat po sa pagsama. Bye-bye po. Ingat po tayo. God bless. May gagawin pa po tayo. Parain tayo lagi ni Lord. Wala. Ayaw po talaga niya magmantika. Siguro po kasi itong alamang ay iba. Hindi paras po yung alamang sa amin na tinatawag doon na parang sinarapan yung small fish.